Okay, so nagkun tayo ano, nagwalking. Yan ngayon may nadaanan tayo na kwan. Kulitisan, maliliit pa. Oh, maliliit pa sila. So may paspasumok na tayo na pagtalbusan natin ng kulitis. So yan oh. Yan siguro mga ilang araw pa pwede na ito. Yan oh, 'di ba? So maganda rin talaga pag naglakad-lakad makakahanap ka ng pag-ulaman. Tapos ito yung kasunod na nakita namin, oh. Bulaklak ng kuan. Ano bang tawag niya dito? Sa Ilocano to, katuda ito eh. Oh. Mahangin. Yan, so katuda isaw-saw sa buro. Oh, yan, ito yung bulaklak niya, oh. Oh. So, namashell tayo, nakahanap pa tayo ng pang-ulam. Yan, so yung mga mahilig dyan sa katuday ay masarap itong katuday. Dito sa Thailand, pati itong talbus niya yan o yung maliliit na talbus na ganyan ay inuulam nila yan, pati yung talbus. O, diba? So, astig sila, no? Yan. Tapos, kasama sa nadaanan natin ay malunggay. O, malunggay pag mayroon kang pritong bangos. Kaya inihaw na bangos, inihaw na bulig. Tapos, sawgan mo nitong malunggay, pwede na. Tanghalian na ito. Oh, dami pa namang dahon. Yan, no? Yan, di ba? Malunggay. Tapos ito pa. Daanan pa rin namin. Yan. Puso ng saging. Sinong nag-uulam ng puso ng saging? Pwede na siguro ito. Hingin ko nga ito sa may-ari mamaya. Puso ng saging. Yan. Masarap to eh. Puso ng saging. Ilaga o kaya kuan. Tawag dyan. I-adobo. Gataan. Oh, malawi yung video natin ah. Yan. Puso ng saging. Oh, tapos ito pa. Langka pero maliliit pa, pero paborito din tong ulamin ng mga kaniyan, no, ng mga Pilipino. Ginataang langka o kaya pinaksiw, pinapaksiw ba ang langka? Yan ito nga oh, nakasayad na siya sa lupa, nasa ugat na mismo. Yan, so kunting hintay-hintay na lang ito, pwede na itong ulamin. Yan, gataan. Tapos lagyan ng sahog na dilis at saka kuan. Kaunting sili, tapos mga tatlong niyog na gata. Sigurado ito. Panalong-panalo sa kuan sa pang-ulam ano. Yan, so yan ang mga paboritong ulamin ng mga Pilipino.